balita ngayong tanghali. Philippine contingent na ipinadala sa Turkey hindi na i-extend ayon sa Office of the Civil Defense. Mga nasawi sa malakas na lindol umabot na sa 41,000. Biyahe ng Philippine National Railways posibleng ipatigil ng 5 taon para bigyang daan ang konstruksyon ng North-South Railway Project ayon sa DOTR. Mga bagong bago na binili para sa LRT 1, depektibo umano ayon sa Department of Transportation. Public consultation para sa hirit na dagdag pasahe sa MRT at LRT sinimulan na ngayong araw. Presensya ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea paiigtingin pa. Pagbibigay proteksyon sa mga Pilipinong mangingisda, tiniyak ng PCG. Anim na taong gulang na bata, ibinebenta ang artworks para makatulong sa kanyang ama. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Biyernes, February 17, 2023. At una sa mga balita, ngayon tanghali. Nanumpa na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong opisyal ng Presidential Communications Office. Ito ay bilang bahagi ng reorganization ng communications arm ng Malacanang. At para sa detalye, may report si Nelma Ribuhok live. Nel, may mga natanggal ba sa mga kasalukuyang nakaupong opisyal ng PCO? Yes, Ella, hindi pa tiyak kung matatanggal o maitatalaga sa ibang posisyon ng mga undersecretary ng Presidential Communications Office na hindi nakasama sa reorganization ng communications arm ng Palasyo. Kabilang dito sina USEC Greggy Eugenio ng Media Accreditation and Relations, Ina Reformina na USEC for Broadcast Media Services and Related GOCCs, Maria Pedroche, USEC for Administration, Finance and Procurement, USEC Edwin Cordovilla na namumuno sa Print Media Services and Related GOCCs, USEC Marlon Purificacion ng Special Concerns, at USEC Eugene Henry Rodriguez ng Operations Plans and Policies. Kahapon kasi nanumpa na sa harap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong itinalagang opisyal ng PCO. Base sa listahan, ito ay sina USEC Honey Rose Mercado na matagal ng aide ng Pangulo. Siya ay magsisilbi bilang USEC for Traditional Media and External Affairs. Franz Gerald Imperial, USEC for Broadcast Production, at Gerald Baria na USEC for Content Production. Ang iba pang mga na-appoint ay sina Patricia Ann Magistrado bilang ASEC for External Affairs, Rona Isabel Dawong, Marvin Antonio at Luis Erica Mendoza na na-appoint bilang PCO Directors for Traditional Media and External Affairs, Digital Media Services and Content Production respectively. Noong February 13, naglabas ng EO No. 16 si Pangulong Marcos Jr. na layong i-reorganize ang PCO at i-consolidate ang mga trabaho ng communications arm ng Palasyo. Yan muna ang ating update. Balik sa Ewela. Maraming salamat, Nel Maribohok live at nag-uulat mula sa Malacanang. Iimbestigahan na rin ng Philippine Competition Commission ang issue kaugnay sa umano'y kartel sa sibuyas. Samantala, patuloy rin ang isinasagawang inspeksyon ng Department of Agriculture at mga lokal na pamahalaan sa mga palengke sa Metro Manila para sa price monitoring ng mga produktong pang-agrikultura. Mula sa Quezon City, may report si Ray Pilayo, live. Ray, ano ba ang parusa ang maaaring ipataw sa mga mapatutunayang sangkot na sa kartel ng sibuyas? Bernard, posibleng umabot na sa 100 million pesos yung magiging multa at pagkakakulong ng hanggang 7 taon ang posibleng harapin ng sino mang mapatutunayan na nanamantala o sangkot sa kartel. Ito ay nakasaad sa Philippine Competition Act. Pero ayon sa Philippine Competition Commission o PCC, magiging triple ang parusang ito kung may kinalaman sa trading ng mga pangunahing pangailangan gaya ng mga agricultural products na nakasaad naman sa Price Act. Ayon sa PCC, mula pa noon, November 2022, ay iniimbestigahan nila yung mataas na presyo ng sibuyas sa merkado para sa posibleng pagkakaroon ng kartel. Naobserbahan nila na mataas ang presyo ng produkto sa merkado
na umabot sa 600 pesos kada kilo noong November 2022. Pero December 22. Pero nakita rin nila na bumaba ang presyo nito ng mag-angkat ang bansa at ng maglagay ng suggested retail price sa sibuyas. Nakikipagtulungan na nila ang PCC sa mga sektor o sector regulator at kinaukulang ahensya ng gobyerno at nabuo ang PCC noong 2015 na isa sa mandato ay yung matiyak ang kapakanan ng mga consumer sa pamamagitan ng pagkakaroon ng patas na kompetisyon sa ekonomiya. Samantala, nagsasagawa ng surprise inspection ng Department of Agriculture sa mga palengke sa Metro Manila kasama ang lokal na pamahalaan. Tinitingnan ng mga ito kung sumusunod ba ang mga retailers sa 125 pesos na suggested retail price sa kada kilo ng imported na pulang sibuyas. Ilan sa mga naikot na ng inspection team ay ang palengke ng Commonwealth, Muñoz, Obrero, Quinta at Balintawak. May nakikitang pitong violation sa mga inspector at pinagpapaliwanag ang mga ito kung bakit mas mataas sa SRP ang kanilang presyo. Base sa price monitoring ng DA, nasa 80 hanggang 140 pesos ang presyo ng kada kilo ng imported na pulang sibuyas sa mga palengke sa Metro Manila. Sa ngayon, pinag-aaralan na rin ng DA ang paglalagay ng SRP naman sa lokal na sibuyas. Yan ang latest mula dito sa Quezon City. Balik si Bernard. Maraming salamat, Ray Pinayo, live mula sa Quezon City. Nakarating na sa plenaryo ng Senado ang panukalang ratipikahan ang Regional Comprehensive Economic Partnership o RCEP agreement na sinasabing pinakamalaking free trade agreement sa buong mundo. Pero ilang senador ang hindi pumirma sa committee report nito. Mula sa Quezon City, may report si Harlene Delgado live. Harlene, bakit hindi pumirma ang ilang senador sa committee report ukol dito sa RCEP? Ayon nga sa ilang senador, pinag-aaralan muna nila ang magiging epekto ng RCEP agreement sa mga industriya sakaling tuluyan ng pumasok ang Pilipinas sa kasunduan. Ela, noong Miyerkules, inisponsoran na nga sa plenaryo ang committee report ni Senate President Juan Miguel Migdubiri at Senate President Pro Tempore Loren Legarda. Present din sa plenaryo ang ilang miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. gaya ni na Executive Secretary Lucas Bersamin at Special Assistant to the President Antonio Lagdameo Jr. upang magpahayag ng suporta sa RCEP. Pero ilang senador ang hindi pumirma sa committee report. Kabilang na riyan ang presidential sister na si Senator Aini Marcos. Anya, tinitimbang pa niya ang epekto nito sa ekonomiya at sa mga maliliit na negosyo at maapektuhang sektor gaya ng agrikultura, electronics at garment industry. Dagdag ng senador, trabaho ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na pangatawan ang mga pangako nito para sa mga magsasaka at maliliit na negosyante na umano'y napakuna. Si Senator Francis Cheese Escudero, tatapusin daw muna ang pagbasa sa buong committee report. Paliwanag ng senador, kailangan pag-aralang mabuti ang resolusyon bago magdesisyon dahil hindi nila maaaring amyendahan o baguhin ang RCEP. Bagaman nagpahayag ng suporta ang gabinete ng Marcos Administration, para kay Escudero, hindi siya napapressure rito. Kasama rin sa hindi pumirma sa report si Senator Christopher Bongo. Anya, suportado niya ang panukala para mas mapalakas pa ang ekonomiya at relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa. Pero dapat anyang siguraduhin na may benepisyo makukuha ang mga ordinaryong Pilipino at hindi mapapabayaan ang mga maliliit na sasaka. Hihintayin na raw muna ng senador ang debate sa plenaryo. Ela, una nang nagpahayag ng pagkabahala yung ilang agricultural groups sa posibleng negatibong epekto ng RCEP sa sektor agrikultura. Anila, dapat munang tiyakin na competitive ang bansa bago pumasok sa RCEP at dapat munang tulungan at protektahan ng gobyerno ang mga sasaka at ma-develop ang sektor agrikultura bago pumasok sa kasunduan na anila'y lalo pang magpapaluwag sa pag-aangkat ng mga produkto sa Pilipinas. Pinirmahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagratipika sa RCEP noong September 2021. Pero bago ito tuluyang maipatupad, kailangan muna itong sang-ayunan ng Senado kung saan mga ngailangan ng 2/3 o 16 na boto ng mga senador para maratipikahan ang kasunduan. At yan muna ang update dito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Maraming salamat, Harlene Delgado. Nagpaliwanag ang Bureau of Corrections of Bucor kaugnay sa issue ng umano'y planong paglilipat
ng New Bilibid Prison sa Masungi D-Reserve sa Tanay, Rizal. Ayon sa Bucor, walang katotohanan ang nasabing issue. Mula sa Maynila, alamin natin ang detalye mula kay Dante Mento Live. Dante, ano ang paliwanag ng Bucor kaugnay dito sa sinasabing plano na ilipat ang NBP? Bernard, sa official na pahayag ni Bureau of Corrections, Bucor Acting Director General Gregorio Catapang Jr., sinabi nga nito, Bernard, na hindi totoo yung aligasyon ng Masungi Geo Reserve at ng Blue Star Construction and Development Corporation na i-relocate o ilipat umano ang New Bilibid Prison o NBP sa Masungi. Partikular na binanggit ni Catapang ang 270 hectares na lupa sa Barangay Cuyumay o Cuyumbay, Laiban, San Andres at Tinukan sa Tanay, Rizal na nakatitulo umano sa pangalan ng Bureau of Corrections. Dagdag pa ni Catapang, sa halip ang kanilang itatayo sa lugar ay ang headquarters ng Bucor, kasama na rito ang matitirhan ng kanilang mga tauhan at mga empleyado. Ito ang naging reaksyon ng Bucor kasunod ng reklamo ng Masungi Geo Reserve hinggil sa pag-inspeksyon ng mga tauhan ng Bucor sa lugar kahapon. Bilang rehistradong may-ari umano ng property, nasa kanila ang lahat ng karapatan para magsagawa ng anumang aktibidad sa lugar, kasama na ang kinwestiyon na ocular inspection ng kanilang mga tauhan kahapon. Dagdag pa ni Catapang, nailipat sa kanila ang titulo ng lupa noong September 28, 2022 na inisyo ng Registry of Deeds ng Morong, Rizal. Bernard, kaugnay nga dito sa issue na ito ay nilinaw naman ni Catapang na siya ay hindi naman tutol sa anumang proyekto ng Geo Reserve para ma-preserve ang ating ecosystem. Pero ang kanila namang, ang kanyang paliwanag naman, natungkulin din niyang humanap ng paraan para mabigyan naman ng yung welfare ng kanyang mga tauhan na sila ay magkaroon ng maayos naman, kumbaga matitirhan habang sila ay nasa tungkulin. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa'yo, Bernard. Maraming salamat, Dante Amento, live mula sa Maynila. Inimbestiga na ng Manila International Airport Authority o MIAA ang pag-alis ng isang chartered plane sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA na hindi umano dumaan sa pre-departure inspection. Ito ay matapos isiwalat sa Senado ang insidente na posible umanong kaso ng human trafficking. Narito ang report ni Harleen Delgado. Iimbestigahan ng Senate Maribon Committee ang umano'y irregularidad sa pag-alis ng isang private plane na patungong Dubai sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA noong Lunes, February 13. Ayon kay Senator Grace Poe na siyang nagsiwalat ng insidente sa Senado, nakatanggap ng anonymous tip ang PNP Aviation Security Group o ABSA Group tungkol sa isa umanong posibleng human trafficking activity sa isang private aircraft. 6 na pasahero lamang daw ang nakadeklara pero 14 na individual umano ang planong isakay sa eroplano. Ipinakita ng senadora ang kopya ng general declaration na kanilang nakuha kung saan nakasaad na 3 crew at 6 na pasahero lang ang dapat nasakay ng eroplano. Ngunit sa kopya ng Bureau of Immigration o BI, 7 ang pasaherong nakalagay na may iba't ibang nasyonalidad. So yung 6 na na-clear, nakapasok na, meron nag-attempt na 8 pang papasok pero napigilan dahil nakita ng may nagbibideo. Pero bago isara ang pinto ng eroplano, may nakalusot na 3 na wala doon sa manifest. Inatasan umano ng aircraft inspectors ang ground handler ng naturang aircraft na Globan Aviation Service Corporation na pigilan ang pag-alis ng eroplano pero nakalipad pa rin ito. Agad nagpunta ang head ng PNP Aviation Security Group sa rampa at kwinestyon ng immigration officers. Una, kung bakit aalis ang eroplano nang hindi dumaan sa pre-flight inspection. Number 2, bakit may mga karagdagang mga pasahero na wala sa general declaration? Mr. President, ang sagot ng immigration officer ay naproseso na raw nila ang mga karagdagang pasahero at clear to travel. Na ang mga ito kahit wala sa flight manifest. Dagdag ni Senator Poe, hindi ito ang unang beses na may irregularidad na nangyari na kinasasangkutan ng private aircraft. Noong December 22, may mga Chinese nationals din na sumakay sa isang private aircraft at umalis ang eroplano na walang pre-flight inspection clearance. Talo pa ang mga tao sa gobyerno, sila hindi na dumadaan ng regular immigration process. Doon sila mismo binababa sa
sa may runway, dun sa mga base, na may escort sila. Nai-report na ito sa MIA, ngunit kataka-taka, wala namang naging aksyon. Ako'y hindi ako nainis, kundi gusto ko lang sakalin yung mga tao natin na gumagawa ng ganun. Ayon kay Senator Poe, iniimbestigahan na ng BI ang insidente. Sa isang pahayag, nilinaw naman ng Manila International Airport Authority o MIAA na batay-an nila sa impormasyon mula sa ground handler na Globan Aviation Corporation, mayroong approval mula sa mga kinauukulan ang naturang chartered flight gaya ng entry-exit clearance mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines, aircraft exit clearance mula sa PNP ABSA Group at ramp entry. Anila iprinoseso rin at na-clear ng immigration sa mismong site ang mga pasahero. Sa kabila nito, ipagpapatuloy pa rin anila ng MIAA ang investigasyon upang iwaksi umano ang mga espekulasyon na ipinuslit ang mga pasahero nang hindi dumadaan sa pre-departure process. Bukod sa posibleng human trafficking, nais ding malaman ni Senator Grace Poe sa magiging pagdinig kung posibleng may kaugnayan ito sa Philippine Offshore Gaming Operator or POGO sa bansa. Si Senator Ruiz Ontiveros gustong malaman kung kaparehong Globan Aviation Corporation ang ground handler sa naging pagtangkang pag-alis ng bansa ng magkapatid na formerly executives na sina Mohit at Twinkle Dargani noong kasagsagan ng investigasyon ng Senado sa issue ng overpriced health supplies. Nais ni Senator Poe na ipatawag ang MIAA sa magiging pagdinig at umaasang makikipagtulungan ang Globan Aviation Corporation sa investigasyon ng Senado. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsagawa na ngayong araw ng public hearing ang mga transport official at iba pang stakeholders para pag-usapan ang petisyon ukol sa hiling na dagdag pasahe sa MRT3, LRT1 at LRT2. Mula sa Pasay City, alamin natin ang detalye. Mula kay JP Nunez, live. JP, ano na ang mga napag-usapan sa public hearing at may desisyon na ba kung papayagan ang fare hike sa MRT at LRT? Bernard, sa ngayon ay katatapos lang nitong hearing at ayon nga kay Undersecretary for Railways Cesar Chavez, re-reviewin niya yung ipapasang findings ng Railways Regulatory Unit sa loob ng 10 araw bago ibigay ang rekomendasyon kay DOTR Secretary Jaime Bautista. Posibleng sa katapusan ng March o sa April, magkaroon ng desisyon itong petisyon ng fare increase sa LRT1, LRT2 at MRT3. Pinangunahan nga ng Rail Regulatory Unit ng Department of Transportation o DOTR ang public hearing sa hirit na dagdag pasahe sa LRT1, LRT2 at MRT3 ngayong araw, February 17. At nagpakita ng presentasyon ang mga operator ng railway system kung magkano ang hirit nilang dagdag pasahe at kung bakit dapat na itong aprobahan. Batay sa mga petisyon, mayroong hirit na mula 2 piso hanggang 5 pisong dagdag sa pasahe ng tren. Binigyang diin din ng mga operator na malaki na ang kanilang fare deficit o ang kita na nawawala dahil sa hindi pagkakaroon ng fare adjustment sa nakalipas na mga taon. Ayon sa mga petitioner, kung aaprobahan ni Transportation Secretary Bautista ang hirit na taas pasahe, agad itong ipatutupad ng mga railway operators. Imbitado sa public hearing kanina ang ilang mga grupo na nagpapahayag ng kanilang pagtutol sa hirit na dagdag pasahe. Kabilang sa kanila ang Bagong Alyansang Makabayan, Kilusang Mayo 1, InfraWatch, Kabataan Party List, Commuter Welfare Advocates at iba pang stakeholders. Iginiit ng mga ito o iginiit ng mga oposisyon na hindi pa napapanahon ang taas pasahe sa tren lalo't hindi pa naman tuluyang nakakabangon sa pandemya ang publiko. Pangunahing mahihirapan anila dito ang mga commuter at mga manggagawa at ang mga estudyante. Yan muna ang ating latest live mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, JP Nunez, live mula sa Pasay City. Roundup Balita. Pansamantalang naantala ang biyahe ng LRT1 bandang 6 kaninang umaga. Sa abiso ng Light Rail Manila Corporation, sinasabing nagkaaberya ang isa sa kanilang gantry train sa may pagitan ng Libertad at EDSA Station southbound.
Dahil dito, kinailangan limitahan ang biyahe ng mga tren mula Hilpuyat hanggang Roosevelt Station at vice versa. Pasado alas 10 na ngayong umaga nang muling maibalik sa normal ang operasyon ng LRT1. Pinag-aaralan ngayon ng Department of Transportation ang pansamantalang pagpapatigil sa operasyon ng Philippine National Railways para na rin ito sa konstruksyon ng North-South Commuter Railway Project. Ayon kay Transportation Undersecretary for Railways, Cesar Chavez, ilan sa mga istasyon ng PNR ay tatamaan ng naturang proyekto. Tiniyak naman ni Yusek Chavez na maghahanap sila ng alternatibong masasakyan na mga pasaherong maapektuhan kapag patuloy o natuloy ang plano. Ang tigil operasyon ay maaaring umabot ng 5 taon. Depektibong mga bagon ang dahilan na pagkakaantala ng pagkaarangkada ng LRT Line 1 Cavite Extension Project. Ito ang ipinahayag ni Department of Transportation Undersecretary for Railway Cesar Chavez sa pulong ng House Committee on Transportation kahapon. Ayon kay Yusek Chavez, 80 sa 120 na bagon ay may water leak. Bunsod nito, kaya nagpasya umano sila na huwag bayaran ng contractor nito. Ang decision ho ng Department of Transportation immediately upon learning this July, huwag ituloy ang bayad hanggat hindi nila nare-rectify, because ang nasa terms of reference ho, dapat ang bawat bagon ay continuous laser welded. Yun ho ang nakalagay. Pero ang ginamit ho ng ating contractor ay sealant. Nasa 125 pwesto ang Philippine Passport batay sa 2023 Visa Guide Passport Index. Ang naturang rank ay base sa bilang ng mga bansang maaring puntahan ng mga Philippine passport holder nang hindi kinakailangan ng visa. Kasama rin sa pinagbasehan ang antas ng ekonomiya, global influence travelers, preference of tourist destination, at ang overall happiness score ng populasyon. Sa ngayon, nasa 30 bansa ang maaaring puntahan ng Filipino citizens kahit walang visa. Nakatakdang magsasagawa ng automated elections pilot testing ang COMELEC para sa barangay at sangguniang kabataan elections sa October 30, 2023. Tugon ito sa hiling ng House Committee on Suffrage and Electoral Reforms na pag-aralan ang automated BSKE. Gagawin ang pilot testing sa Barangay Zone 2, Poblacion at Paliparan 3 sa Dasmariñas City, Cavite. Gayun din sa Barangay Pasong Tamo sa Quezon City. Ayon kay COMELEC spokesperson Director John Rex Laudiangpo, pag-aaralan din nila sa pilot testing kung posible bang gawing fully automated ang mga susunod na BSKE. Wala nang plano ang Office of the Civil Defense na i-extend ang pananatili ng Philippine contingent sa Turkey. Ayon kay OCD spokesperson Assistant Secretary Rafi Alejandro, susundin nila ang orihinal na plano kung saan tatagal lamang ng 14 araw na tutulong sa search and rescue sa Turkey ang Philippine contingent. Para sa detalye, may report si Lea Lagan, live. Lea, ano na ba ang update sa ipinadalang contingent ng Pilipinas sa Turkey? Magandang tanghali sa iyo, Bernard. Tuloy-tuloy yung sinasagawa nilang search and rescue operation hanggang ngayong araw, ano? At magtatagal nga sila dyan ng 14 days. At yung ating medical team ay tumutulong na rin doon sa pagbibigay ng atensyong medikal. Ito yung kahit walang kinalaman doon sa lindol. Yung iba kasi dyan ay merong mga common condition gaya ng flu, diarrhea, ay binibigyan na rin nila ng lunas itong mga residente dyan sa Adiyaman. At dahil nga dyan na Bernard, 1 linggo na lamang ang bubunuin ng Philippine contingent na tumutulong sa search and rescue operation sa Turkey. Ito dahil 7 araw na nila ngayon sa pagtulong sa mga nabiktima ng 7.8 magnitude ng lindol. Ayon kay OCD spokesperson Assistant Secretary Rafi Alejandro,
Wala na silang nakikitang dahilan para i-extend ang mga ito doon dahil wala nang nahuhukay na mga buhay. Ang medical team ng Pilipinas nasa 215 pasyente na ang nabigyan ng atensyong medikal. Sinabi ni Asek Alejandro, binisita ng local authorities sa Adiyaman ang USAR at medical team ng Pilipinas para magpasalamat sa tulong na ibinibigay ng mga ito sa mga residente. Nauna lang sinabi ng OCD na tanging ang Pilipinas lamang ang may kumpletong medical at USAR team na ipinadala sa Turkey. Kaya't nakapagbibigay din ang mga ito ng medical treatment sa mga common condition gaya nga ng nabanggit ko kanina gaya ng mga lagnat, flu, diarrhea at iba pa. Malaking tulong niya ito sa mga residente dahil sira ang mga medical facilities gaya ng klinika at ospital dyan sa lugar. Balik sa iyo, Bruno. Maraming salamat, Daya Ilagan, live mula sa Camp Karame. Plano ng pamahalaan ng Pilipinas na magpaabot ng cash donation para tulungan ang ating mga kababayan na biktima rin ng malakas na lindol sa Syria. Ayon sa Office of the Civil Defense, hinihintay na lamang nila ang approval ng Department of Foreign Affairs kaugnay sa gagawin pagpapadala ng cash donation. Wala pang impormasyon ang OCD hinggil sa kung magkano ang ibibigay na donasyon dahil manggagaling anila ito sa DFA o sa Office of the President. Nauna nang sinabi ng ahensya na naghahanda na ang Pilipinas ng mga idodonate na items na ipadadala sa mga biktima ng lindol sa Syria. Sa ngayon, aabot na sa mahigit 41,000 ang bilang ng mga namatay matapos ang 7.8 magnitude na tumama sa Turkey at Syria. Samantala, walang gaanong naitalang pinsal sa Masbate kahapon. Ang kay Office of the Civil Defense Spokesperson Assistant Secretary Rafi Alejandro, wala namang naitalang malaking epekto sa infrastruktura. Maliban sa ospital at coliseum na nagkaroon ng hairline crack. Gayunman, patuloy anya ang pinag-iingat ang mga residente sa sunod-sunod na aftershocks na umabot na ngayon sa mahigit 300. 39, no? And counting na aftershocks ay medyo marami yon. And yun nga, in-explain sa atin ng FIBOX na this also happened 20 years ago. Yung fault line na yan, gumalaw yan, and then maraming aftershocks. Maganda naman dito, very minimal, and our region and our LGUs were able to provide assistance kaagad doon sa nangangailangan. Sa ngayon, tuloy-tuloy aniya ang assessment sa epekto ng lindol sa mga residente. Uumpisa na ngayong araw ng mga lokal na pamahalaan sa Masbate ang pagsasagawa ng damage assessment o infrastructure audit sa lahat ng mga matapos ang magnitude 6 na lindol na tumama kahapon. Kaugnay nito, nananatili pa rin suspendido ang klase sa lahat ng antas sa mga paaralan sa lalawigan ngayong araw. Mula sa Masbate City, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ilang mga eskwelahan ba ang isasailalim sa infrastructure audit? Yes, Ella, wala pang ibinigay na eksaktong bilang ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRMO Masbate sa mga eskwelahan na isasailalim sa infrastructure audit ng ahensya sa tatlong isla ng Masbate. Tungkol dito ng pagtama o pagganig ng magnitude 6 na lindol itong araw ng Huwebes ng madaling araw na umabot sa intensity 7 dito sa siyudad ng Masbate. Sa sinagawang emergency meeting kahapon ng PDRRMC at mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak na ligtas ang panggamitin ang mga pasilidad ng mga eskwelahan. Ngayong araw, kanya-kanyang damage assessment ang bawat DRRM, DepEd at Engineering Office ng bawat munisipalidad. Maging ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay tutulong na rin na din sa gagawing damage assessment. Titiyakin na ligtas pang gamitin ang mga eskwelahan lalo na mga beam o biga o post o poste kung may nangyaring pagbitak o sira. Ayon naman kay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Officer Adonis Dilaw, inirekomenda sa pampalang panlalawigan na isailalim sa suspension ang pasok sa lahat ng eskwelahan sa probinsya. So far wala kaming exact a number of schools, no? That will undergo infrastructure audit, no? The motion of PD Benpol is
focus on the schools. So not on other infrastructure, but on the school. So that's why ang motion niya is to extend the suspension of classes until tomorrow. Kailan ngayong nagdeklara ng Masbat, ngayong araw nagdeklara ang Masbat government ng class suspension sa lahat ng antas upang bigyan daan ang infrastructure o dito. Dito sa siyudad ng Masbate, wala na din pasok sa trabaho dahil sa mga aftershocks na naranasan. Kanina madaling araw ay muling niyanig na 4.3 magnitude ang Masbate at umabot sa intensity 4 dito sa siyudad. Yan muna ang latest mula dito sa Masbate City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Jerry Galicia. Sa iba pang balita, hindi sang-ayon ang isang dating Deputy National Security Advisor na ibaba ang diplomatic relations ng Pilipinas sa China kasunod ng laser tagging incident sa Ayungin Shoal. Sa halip, ayon sa dating opisyal, dapat madaliin ang naging kasunduan ng Pilipinas sa China ukol sa West Philippine Sea issue. Narito ang report ni Nel Maribuho. Naniniwala si dating Deputy National Security Advisor Designate Romel Banlawi na dapat nang maipatupad ang mekanismo para sa komunikasyon sa pagitan ng Pilipinas at China ukol sa maritime issues sa West Philippine Sea. Kabilang ito sa bilateral agreements na nilagdaan ng Pilipinas at China na bumisita si Pangulong Marcos Jr. sa Beijing noong nakaraang buwan. Ayon kay Banlawi, dapat madaliin ang implementasyon ng naturang kasunduan upang maiwasan na ang kalintulad na laser shooting incident sa Ayungin Shoal noong February 6. We need to implement that agreement between the two concerned implementing agencies. So in the case of the situation on the ground, that means strengthening communication procedures between their respective coast guards. Ayon pa kay Banlawi, dapat panatilihin ng Pilipinas ang diplomatic relations nito sa China dahil gaya anya na naging posisyon na ng dalawang bansa, isang bahagi lamang ng kanilang relasyon ang usapin sa South China Sea. Hindi sang-ayon ng dating Deputy NSA si Clarita Carlos na dapat ibaba na ang level ng diplomatic relations ng Pilipinas sa China, kung saan ang unang hakbang ay i-recall ang Philippine ambassador sa China. I consider that kind of proposal unnecessary and an overreaction. Lowering our diplomatic relations with China and also interpreting the incident as a form of military action will be inimical to a peaceful resolution of conflict in the South China Sea. Sa ngayon ay wala pang panibagong pahayag si Pangulong Marcos Jr. ukol sa insidente sa resupply mission sa Ayungin Shoal. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mas pinaniniwalaan ng Department of Foreign Affairs ang report ng Philippine Coast Guard kaugnay sa panunuto ng military-grade laser light sa BRP Malapascua noong February 6. Ayon sa nakapagsalita ng DFA, walang dahilan para pagdudahan ang report ng Coast Guard kaugnay sa insidente. Nauna nang nanindigan ng China na walang nangyaring laser pointing incident sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Chinese Foreign Ministry spokesperson Wang Wenbin, ang hawak na handheld laser ng Chinese Coast Guard ay isa lamang speed detector na panukat ng distansya at bilis ng Philippine vessel para sa navigation safety. Matapos ang kontrobersyal na laser pointing incident sa Ayungin Shoal, tiniyak ng Philippine Coast Guard na mas paigtingin pa nila ang pwersa ng Pilipinas sa West Philippine Sea upang proteksyonan ang ating karagatan at para na rin sa kaligtasan ng mga Pilipinong mangingisda. Mula sa Maynila, may report si Asher Kadapan Jr. live. Asher, anong mga hakbang na ginagawa ng PCG para mapaigting pa ang kanilang presensya sa West Philippine Sea? Bernard, itinalaga sa Kalayaan Island Group ang BRP Teresa Magbanwa MRRV 9701, ang pinakamalaking bapor ng Philippine Coast Guard. Ito ang agad na ipinag-utos ni PCG Commandant Coast Guard Admiral Artemio Abu sa pahayag na inilabas nito ngayong araw.
Ito ay bilang tugon sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palakasin at pataasin ng PCG ang presensya at operasyon nito sa West Philippine Sea. Sumakay ang mga crew ng naturang bapor sa mga Filipino fishing boat sa mga karagatan ng Kalayaan Island Group. Inabisuhan ng mga kawanin ng PCG ang mga mangingisda, naradyohan ang kanilang mga tauhan, maging ang mga shore units ng Armed Forces of the Philippines na nasa lugar kung kakailanganin nila ng tulong. Mahalaga ito lalo pa sa pagpasok ng tag-init kung saan inaasahan ang pagdami ng mga Filipino fishing vessel na lalayag at mangingisda sa West Philippine Sea. Ayon pa sa PCG, isang sasakyang pangdagat na ginagamit sa pangingisda na may watawat ng Vietnam ang agad ring naitaboy ng PCG matapos itong pumasok sa loob ng Philippines Exclusive Economic Zone o EEC sa mga nakaraang araw. Kaugnay nito, sinabi rin ng PCG na patuloy nilang palalakasin ang kanilang maritime patrol, search and rescue at law enforcement operations sa West Philippine Sea. Ito ay para protektahan ang interes at karapatan ng Pilipinas sa mga karagatang sakop ng bansa batay sa international law and conventions. Bernard, sa kabila ng panganib sa pagpapatrolya sa mga karagatan na sakop ng Pilipinas, partikular na nga sa West Philippine Sea, ay tiniyak naman ng PCG na ang kanilang mga tauhan ay handa para magawa ang kanilang obligasyon para na rin sa mga susunod na henerasyon. Yan muna ang latest dito sa PCG. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Asher Gadapan Jr. live mula sa Maynila. Dumarami pa ang mga bansang nagpapahayag ng kanilang suporta sa Pilipinas kasunod ng laser pointing incident ng Chinese Coast Guard sa BRP Malapascua sa May Ayungin Shoal. Kabilang sa mga bansang nagpahayag ng kanilang suporta sa Pilipinas ang Estados Unidos, Japan, Canada, Germany, Britain at Australia. Kinondena ng mga ito ang ginawang panunutok ng military laser light ng Chinese Coast Guard sa mga crew ng barko ng PCG dahil mapanganib at hindi anila katanggap-tanggap ang ginawa ng Chinese Coast Guard. Iginaitri ng mga bansang ito na dapat irespeto ng China kung ano ang nakasaad sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS at 2016 arbitral ruling kung saan idineklara ang Pilipinas ang nagmamay-ari sa West Philippine Sea. Nanawagan ng New Zealand ng international aid dahil sa tindi ng pinsalang tinamo ng North Island sa panlalasa ng Bagyong Gabriel. Huling nag-deploy ng gunships at helicopters ang pamahalaan upang makapag-deliver ng tubig, pagkain at fuel sa mga lungsod na lubhang nasalanta ng Bagyong Gabriel at ngayon ay isolated na. 5 tao na ang napaulat na nasawi dahil sa epekto ng bagyo at 10,500 ang displaced. Pinaka-apektado ang North Island. Nagdulot ng landslides at malawakang pagbaha ang 4 na malalakas na bugso ng hangin at malalakas na buhos ng ulan sa road network ng island. Nagkaroon ng power outage at daang mobile phone towers din ang natumba ayon sa pulisya. 3,500 na mga tao ang hindi makontak. Ayon kay New Zealand Prime Minister Chris Hipkins, nag-aalala naman ang pulisya sa mga residenteng nawawala pa rin. Binatikos ng China ang Estados Unidos dahil sa ginawa nitong pagtugon sa napadpad na Chinese balloon. Ayon sa Beijing, nag-overreact ang Amerika kaugnay ng insidente. Ang detalye sa ulat ni Christy Rosasia. Inaaksahan ng ceremonial parliament ng China ang American lawmakers ng pagyurak sa sovereignty ng ibang bansa. Kasunod ito ng pagpasa ng Estados Unidos ng isang batas na kumukwinde na sa isang pinaghihinalaang Chinese spy balloon na namataan sa US airspace. Inulit ng National People's Congress Foreign Affairs Committee ang pahayag ng Beijing na isang unmanned civilian weather research airship ang Lobo. Bagay na pinabulaanan ng Amerika dahil sa flight route ng device at may lulang surveillance equipment.
mas lalo pang tumindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa kaugnay ng insidente. Pabala ng Chinese Foreign Ministry, gagawa ito ng mga hakbang laban sa mga US entity na kasabwat sa pagpababagsak ng Chinese balloon. Wala naman itong ibinigay na detalye kaugnay nito. Chrissy Rosasia, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Iginiit ni U.S. President Joe Biden na hindi siya hihingi ng tawad sa pagpapabagsak ng isang pinaginalaang Chinese spy balloon. Naninindigan itong ginamit ang balloon sa surveillance, subalit ang tatlong iba pang objects na nakita at pinabagsak din sa North American airspace tila hindi foreign spy crafts. Dagdag pa nito, paigdingin pa ng Amerika ang detection ng mga katulad na aerial objects. Kakausapin rin niya si Chinese President Xi Jinping kaugnay ng insidente. I hope we are going to get to the bottom of this, but I make no apologies for taking down that balloon. Hindi na pinayagan ng Judiciary Magis na umabot pa sa 5 ang winning streak ng NHA Homemasters sa kanilang bakbakan kahapon. Dinomina naman ng DNR Warriors ang Malacanang team o PPMS Trailblazers, habang nagwagi naman ang PNP Responders laban sa GSIS Furies. Narito ang report. Sa first game, maagang uminit ang opensa ng GSIS sa pangunguna ni Jonathan Pereño na nagbusdo agad ng 3 sa first quarter para buhatin ang Furies sa score na 15-28. Nanatiling agresibo ang GSIS at kontrolado ang ballgame, subalit natapyas na ng PNP sa 9 points ang abante sa pagtatapos ng first half 38-47. Pagpasok ng second half, take-over mode naman sa opensa ng PNP sina two-time MVP Olan Umiping at Richard Villanueva na nagpaulan sa Rainbow Country para agawin ang momentum at ilista ang unang panalo ng Responders sa second round eliminations 88-86. Tinanghal na best players of the game sina Umiping at Villanueva na may combined 47 points. Sa 4 na naipasok ng Responders sa 3, 4 ang mula kay Umiping at 6 naman ang kay Villanueva. Yung panalo namin last time against Zenit, ganong intensity din ang ginawa namin. Although mga first, second quarter medyo nag-sloppy kami dahil sa depensa, kaya lumabang sila ng almost 15 to 16 points hanggang 18 points. Pero nung second half, nag-adjust kami. Kailangan makarecover para manalas pa. At sumunod naman yung mga players, nag-response naman na. Nakapag-adjust agad yung PNP sa yung inidepensa nila sa amin. So, ang kinatala namin, breaks up the game na lang, yung huli. Yun na lang talaga eh. Nasa 8 pwesto ngayon ang GSIS habang nasa 5 ang PNP. Sa second game, dinomina ng defending champion DNR Warriors ang Malacanang team o PPMS Trailblazers sa score na 112-71. Best players of the game sina Desiderio Aizon Jr. at Ralph Lansang na may combined 46 points at 20 rebounds. Iba na yung labanan dito sa second round, so we really have to prepare. So marami kaming beses na nag-practice to prepare for this game. So Thankfully, nag-respond naman yung mga players and we were able to get this win. So, congratulations sa mga players. Hard work talaga yan, hard work. Masama talaga yung nilaro namin. Kahit na kumpleto kami, sa tingin ko, hindi pa rin kami mananalo. So, sobrang lalaki nila, nakita nyo naman yung height difference. Tatlo yata yung 6'5 nila, 6'3 yung isa. Kami pinakamalaki namin kasi laki ko lang halos eh, 5'11 eh. So, with that height disparity, talaga namang it will take a Herculean task for us to win. Tapos sobra pang swerte ng outside shooting nila.
Hawak ngayon ng DNR ang 4-2 win-loss record na nasa ika-apat na pwesto, habang may tig-tatlong panalo at talo naman ang OPPMS na pang-pito sa standings. Sa third game, hindi na pinayagan ng Judiciary Magis na umabot pa sa 5 ang winning streak ng NHA Home Masters matapos gibain sa kanilang bakbakan kahapon sa score na 70-60. Kapwa nagpamalas ng mahigpit na depensa ang dalawang koponan. Subalit sa huli, mas nanaig ang Judiciary Magis sa pangunguna ni na Chester Tolomia na humakot ng 35 points, 10 rebounds, 2 assist at 1 steal at block. At si Frederick Salamat na may 15 points at 2 assist, kaya tinanghal na best players of the game. So we came from 2 straight losses, so this is a big win for us. Papasok nitong second round. And ang preparations namin na ginawa is nag-focus kami sa defense and more on transition, yung transition game namin, yung takbuhan namin. Nag-overconfident sila eh. Yun ang sinasabi ko nung una pa man. Hindi sila kumikilos na katulad dun sa dapat namin gawin, inisayo naman namin. Diba? Yun yung problema eh. Tapos wala silang ginawa kundi sisilang yung referee. Part of basketball yun. Naging masyado silang emotional. Hindi sila naglaro na dapat kung anong dapat ilaro nila. Dahil sa panalo, nasa 2nd pwesto ngayon ang Judiciary Magis na may 4-2 win-loss record, kasunod ang NHA Home Masters. Bernard Daddy's UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ang hatid sa atin ng isang batang art lover sa Sampaloc, Manila. Sa kanyang murang edad, natuto na siyang magbenta ng kanyang artworks para tumulong sa kanyang ama. Alamin natin ang kanyang storya sa report ni Harry Ilaga. Kung ang ibang bata ay gadget ang pinagkaabalahan sa buong maghapon, itong batang lalaki na aming nakilala sa Maynila, ginugugol ang kanyang oras sa mas mahalagang bagay. Siya si Ronald Ayonas Remolin, o mas kilala sa tawag na Yong Yong. Sa edad na 6 na taong gulang, hilig niya ang paggawa ng iba't ibang paintings. At ang kanyang hobby, siya ang pinagkakakitaan niya ng pera. Kwento ng ama ni Yong Yong na si Kuya Buboy, na sorpresa siya nung isang araw nang biglang regaluhan siya ng kanyang anak na isang pitaka. Para kay Yong Yong, makakatulong daw ito sa pag-iipon ng kanyang ama. Nagulat na lang ako nung gabi. Lumapit siya sa akin, sabi niya, Papa, sabi niya ganun. Dala-dala niya yung box niya ng painting, ng pinaglalagay ng mga paint. Wala nang laman. Ang laman, wallet. Tsaka, sabi niya, tignan mo, Papa, sabi niya. Sabi ko, ano ba yan? May pera na ako. Sabi ko, saan galing yan? Yung painting ko, binenta ko. Ikinagulat din ni Kuya Buboy dahil habang abala siya sa pagtitinda ng pagkain sa isang event sa Maynila, abala rin pala doon ang kanyang anak sa pagbibenta ng obra maestra. Naibibenta ni Yong Yong ang kanyang mga painting sa iba't ibang halaga at kumita na siya ng 600 pesos dito. Yong Yong, magkano yung binibenta mo sa ano mo? Sa painting? 250, 200. May ilang paintings ding si Yong Yong na aniya ay naka-reserve para kay Kuya Daniel Rason. Ayan, kay Kuya Daniel lang yan, yung dalawa. Bibili ni Kuya Daniel yan sa KD Rock. Kasi, di ba love natin si Kuya? Love ko si Kuya. Kaya ginawa ko yan. Didikit niya yan sa wall. Alam ko tutunugan. Sa ngayon ay nasa kindergarten na si Yong Yong at suportado siya ng kanyang tatay sa kanyang hobby sa pagpipinta. Tunay nga naman, naturuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran at pagkatumandaman siya ay hindi hihiwalayan.
Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan mamaya sa Ito ang Balita. Palawan itinuturing na safest place sa Pilipinas mula sa lindol. U.S. President Joe Biden makikipag-usap kay President Xi Jinping kaugnay ng pinabagsak na Chinese balloon. At pastor sa Mozambique patay matapos tangkain ng 40 araw na pag-aayuno. At yan ang mga balitang dapat abangan mamaya sa Ito ang Balita. Alas 5:30 ng hapon dito lamang sa UNTV News and Rescue. At sa ating iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa aklat ng Awit Kapitulo 119, versikulo 22, na nagsasabi, "Aking tatakbuhan ang daan ng iyong mga utos, pagka iyong pinalaki ang aking puso." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang tanghali at Happy Weekend!